ba naghahanap ng story ang isang reporter? Sa shift namin sa panghapon, kapag walang breaking news o kaya naman ang story assignment, nag-iikot kami sa iba't ibang lugar sa Metro Manila para maghanap ng storya. Ang tawag doon ay roving. Sama kayo? Mula sa ABS-CBN sa Quezon City, iikot kami sa mga barangay at police station sa Pasig area. Kasama ko parati ang aking cameraman at assistant cameraman. Sila kasi ang laging katuwang naming mga reporter sa hirap man o ginhawa. Naks! Paakyat pa lang sa Kamuning flyover, bumabagal na ang oras. Ito nga lang ang kalaban namin parati sa hapon. Ang traffic! Pagdating ng Ortigas, usad pagong pa rin. Ito na talaga. Huh? And may ano ko, 3-in-1 cupping. Uy, gawin mong pulburol. Ito may tubig ka, gawin mong ano, melty. Dito pala kami magsisimulang rumonda. Pero sa kalagitnaan ng aming pagroronda, tinawagan ako ng desk editor ko dahil nagkakagulo sa loob ng Malabon City Jail. Sige, papunta na kami. Galing na kami Pasig. Sige, salamat. Matapos kong makumpirma ang information na ito, mula east, napadivert agad kami sa Camanava area. Siyempre, ano pa ba? Ipit ulit kami sa traffic. Pagdating namin sa Malabon, interview dito, interview doon. Nagprotesta ang mga Persons Deprived of Liberty or PDL noong hapon sa loob ng mail dorm dahil umano sa hindi maayos na trato sa kanila ng jail warden at iba pang empleyado. Ito na ngayon ang bubuuin kong storya sa araw na ito. Este, gabi na pala. Dahil ayaw na naming maipit pa sa traffic, sa crew cab na ako nagtranscribe while on the move. Ibig sabihin, kailangan kong pakinggan ulit yung mga interviews ko para makakuha ako ng soundbites. Kailangan ko kasing isulat as article yung binubuo kong storya ngayon. Dito na rin ako nagsusulat. Ito na yung sinulat ko na story na published na sa abscbnnews.com. The next day, umeri din siya sa TV Patrol Weekend. Easily, ABS-CBN News. Time check. Mag-11:30 PM na, so babalik na ulit kami sa base. Ngayon, may idea na kayo paano kami naghahanap ng balita. Minsan, ikot-ikot lang. And that's it. Hanggang sa muli, mga kapamilya.